Now, let's discuss the measuring mass. Pag sinabi nating mass, is the measurement of the amount of material of an object. So, pwede itong grams. Yung grams ay ginagamit for the light object, or grams can be used as a unit of measuring mass of light object. Okay. So, when we say mass, it is the weight o yung bigat or gaan ng isang bagay. So, alam ko, narinig yun na yung grams and kilograms. So, yung grams, ginagamit yan para sa magagaan na object, para ma-measure kung gaano kagaan or kabigat yung mga light object. Then, kilogram is the standard unit for measuring mass. Yan yung standard, di ba, sa palengke, sa mga market, pag bumibili tayo ng sa market ng isda, ng karne, ng fruits, you will hear the kilograms. So, how do we convert it grams to kilograms? Okay. So, anyway, ang kilograms ay heavy object, or ang heavy object have more mass than light object. Okay. So, in 1,000 grams, kaya let's convert it. In 1,000 grams, there is 1 kilograms. So, kung meron akong 2,000, so, always what? Always multiply lang. Okay, so ganito. Let's say, okay, let's say meron akong 2,000 grams. So, laging divide sa 2,000 grams, i-convert natin sa kilogram. Sabi, ilan daw bang grams meron sa isang kilograms? That is 1,000. So, divided by, let's divide it to 1,000. Okay, so, di ba, pag nasa sa division tayo, may rules tayo yung dividing zero. So, we need to look kung ilang zero yung pwede nating makancel. So, let's say, this one, 1, 2, 3. So, cancel out na. So, 2 divided by 1, that is 2. So, we have, ang hinahanap natin ay kilogram, kaya kilogram. So, sa 2,000 kilogram, or 2,000 grams rather, mayroong 2 kilogram. Okay, how about we have, okay, how about we have 30,000 grams? Again, i-divide lang natin siya sa 1,000 para maging kilogram. Okay. So again, ipapartner lang natin kung ilan yung zero ika-cancel natin sa 1,000, dapat yun din ang kadami ng ika-cancel natin dito sa 30,000. So partner lang, let's cancel. 1, 2, 3. So ang naiwan, 30 at saka 1. So you divide it. 30 divided by 1, that is 30. So ang hinahanap natin ay kilogram, that's why that is 30 kilogram. Okay. Paano naman from kilograms to grams? Okay. Paano naman kapag kilograms to grams? Ko-convert natin yung 1 kilo sa grams. Okay. Always times 1,000. Let's say we need to convert 1 kilo, sorry, 4 kilograms, and how many gram ang 4 kilograms? So, titignan natin kung ilang grams yung 4 kilograms. So,
you always multiply by 1,000. So 4 times 1,000. So remember the rule doon sa ating multiplication with zeros, di ba? Kina-count lang natin yung zero, ilang zero meron tayo? 1, 2, 3. So we will write 1 to tatlong zero. 1, 2, 3. So dahil na-get sa natin yung tatlong zero, nilagay na natin doon sa dulo, okay na yan. Then multiply by 4. Multiply natin si 4 sa 1. 4 times 1, that is 4. So the answer is 4,000 grams. Dali lang ha. Pag kilograms to grams times 1,000. Pag grams to kilograms divide 1,000. Okay, isa pa. Let's see. Okay. Let's say we have okay. Let's say we have 30 kilo gram. Ilang grams meron sa 30 kilograms? Okay, so alamin natin. So 30 times 1,000. Okay, so let's have a look. So bilangin lahat ng zero na nakikita. 1, 2, 3, 4. So let's write 1, 2, 3, and 4. So, okay na yan. Nasulat na natin kasi nahanap natin ay kilogram. So, now, let's multiply 3 sa 1. 3 times 1 is equals to 3. So, we got 30,000. So, ang 30 gram, or ang 30 kilograms rather, ay merong 30,000 kilogram. Or 30,000 gram rather. Ayan. Okay, so malinaw. Kung medyo nalilito, just watch ng paulit-ulit itong video na ito. Okay, for yan, let's first measuring capacity. So the milliliter or the ml and the liter are units for the capacity in the metric measure in the metric system. So, if you see some bottles, yung mga drinking bottles natin, yung bottle ng water, yung soft drinks, di ba, may nakikita kayo doon, 330 ml. Tapos, kapag malaki yung bottle, nakikita nyo 1 liter, di ba? Mga 2 liters Coke. Ayan. So, kapag malaki or malaki yung lalagyanan, ang tawag natin doon or measurement natin doon ay liters. Pero kapag maliliit na bote, ang tawag natin doon milliliters. Ayan, ml at saka liters. Ayan, alam ko naririnig nyo na yan. Okay, so there are 1,000 ml in 1 liter. So pag may 1,000 ml, ibig sabihin meron kang isang litro or 1 liter. So to convert liters to milliliters, you multiply by 1,000. Okay, paano yun? Let's say, okay, let's say meron kang 2 liters. So ilang ml meron si 2 liters? Ilang ml siya? Okay, sabi sa rules, imu-multiply natin sa 1,000 yung liters. So 2 liters times 1,000. So ayan. Okay. Diba kapag nag-multiply tayo ng 0, binibilang lang natin yung 0. Tapos imu-multiply natin yung may value na number. So ilan ang 0 dyan? Meron tayong 3. Okay. Meron tayong 3 zero. So, 1, 2, 3 zeros
That is, okay, 1, 2, 3 na 0. Then, multiply natin 2 times 1, that is 2. So, we have 2,000 liters. Okay. So, madali lang, di ba? So, kung meron naman tayong... Ito lang to. Okay. Kung meron naman tayong 4 liters. So, yung 4. Yan, yung 4. Mumultiply lang natin sa 1,000. So, 4 times 1,000. Ilan ulit yung 0? So, we have 3 zeros. 1, 2, 3. Then 4 times 1, that is 4. So, meron tayong 4,000 ml. So, how about... Okay, click ko lang. Okay, paano kung meron tayong... Okay, meron tayong 23 liters. So again, multiply lang natin yung 23 sa 1,000. Then, anong gagawin? Bibilangin yung 0, 1, 2, 3. So 1, 2, 3. Then, gagawin 23 times 1, that is 23. So meron tayong 23,000 ml. So, madali lang. Okay. Teacher, paano kung i-convert naman ang milliliters sa liters? Okay. To convert milliliters to liters, divide by 1,000. Okay. Milliliters to liters, di-divide naman natin sa 1,000. Okay. So, paano? Let's say, we have 4,000 ml. 4,000 ml. Iko-convert natin sa liters. Okay, sabi, 4,000. I-divide natin sa 1,000. Okay. So, laging ganun. Laging divide sa 1,000 lang. Laging divide 1,000 lang. Okay. So, pag nagdi-divide naman tayo ng zeros, di ba? Sa division of zeros, nagka-cancel out lang tayo yung pairing. Kailangan, kung ilan yung kinansel nyo sa labas, kailangan, ganun din yung kakansel nyo sa loob, kailangan tugma. So, meron tig isa sa loob, isa sa labas, isa sa loob, isa sa labas, may kapartner pa ulit, isa sa loob, isa sa labas. So, ang natira na lang ay si 4 at saka si 1. So, you divide it, 4 divided by 1 equals to 4. So, meron tayong, okay, 4 liters. So, sa 4,000 ml, merong 4 liters. Okay, another example. Okay, another example. How about meron akong 10,000 ml? Meron akong 10,000 ml. Okay. 10,000 ml. Okay. Ilang liters yan? So, 10,000, yun yung nasa loob, yung ml. 10,000 ml divided by 1,000. So, hahanap lang tayo na magkakapartner ng 0. Kung nag-cancel sa loob, magka-cancel din sa labas. So, may 0 sa loob, may 0 sa labas, may 0 sa loob, may 0 sa labas. Magka-cancel ulit ako sa loob, magka-cancel ulit ako sa labas. So, may makakancel pa? May kapartner ba? Si 0 sa loob, sa labas?
Wala. So, 10 siya. 10 divided by 1, that is 10 liters. So, ganun lang ka kadali sa pag-convert ng liters to or milliliters to liters. Ayan. Okay. So, tuloy tayo. Madali lang naman yan. Okay. Now, this is the measuring capacity, the milliliters at milliliters at liters. Okay, now, diretso tayo for the next lesson. So, how about measuring the length and distance? So, makinig mabuti. Meter, this is the standard metric unit of linear measurement. So, narinig nyo na to. Madalas makarinig kayo ng 5 meters, 3 meters, ayan. So, the unit used in measuring longer distance and length include and lengths include kilometer, ayan, meter, while centimeter and milliliter are used for the shorter ones. Kapag maliliit lang, katulad ng lapis. Ayan, nung mga pencil natin at saka mga ballpen natin, hindi na tayo gumagamit ng meters dyan at saka kilometers. Ang mostly ginagamit natin, centimeter at saka milliliter. Okay, pero focus lang muna tayo dito sa apat na ito. Ayan, sa meter at saka kilometer at saka centimeter. Okay, sa isang meter, okay na ga, sa isang meter, merong 100 centimeter. Okay, ibig sabihin, mas maliit si centimeter kesa kay kilometer, ay kesa kay meter rather. Okay, ah? Again, si 1 meter, mas malaki si 1 meter, mas maliit si centimeter. Okay, so si meter, si 1,000 meter, meron tayong 1 kilometer. Okay, ganito. Mas ang pinakamalaki na ating distance, ayan, ay ano, kilometer. Siya yung pinakamalaki or pinakamahaba. Yan na panukat, that is kilometer. Mas tapos, ang susunod sa kanya, yung medium, that is the meter. Ang pinakamaliit natin sa centimeter. Okay, so kung may 2 meters ako, ilang centimeter ako meron? So, ang mangyayari, times 100 lang. So, 1 meter, 2 meters times 100, meron akong 2 centimeter. Okay, again ha, mas longer si meter, pag longer ha, mas malaki si meter kesa kay centimeter. But, okay, kung may sukat siya, okay, let's say ito, 1 meter sa 100 centimeter. Ano sila? The same sila. Bakit the same? Kasi pag kinonvert natin, di ba? 1 meter nga eh. Sa 1 meter, meron daw 100 centimeter. Okay. Paano kapag may 2 meters ako? Okay, paano pag may 2 meters ako, tapos may 100 centimeter ako? Sino ang mas malaki? O sino ang mas mahaba? Si 2 meters o si 1 centimeter? Okay, si 2 meters. Kasi, sabi natin again, sa 1 meter, merong 100 centimeter. So, pag 2 times 100, dapat 200 centimeter. Okay. So, mas malaki si 2 meters. Okay. Let's say, meron akong 4 meters tsaka 400 centimeter. Okay. Ilang muna tayo. Okay. 400, sorry. Meron tayong 400 centimeter. Okay. So, 4 meters, meron akong 400 centimeter. Ano siya? Sino mas malaki?
Si 4 meters ba? Si 400 centimeter ba? O equal lang sila? Okay. Equal lang sila. Kasi mas malaki si sa 1 meter meron tayong 100 centimeters. So dahil 4 meters tayo, 4 times 100, that is 400 centimeter. Okay, isa pa. Okay, pareho lang sila. Let's say meron akong 1 meter. Tapos meron din akong 300 centimeter. Sino ang mas mahaba sa kanila? Si 1 meter o si 300 centimeter? Okay, sino mas mahaba? Oh, tandaan nyo ha. Oh, di-divide natin. Kung 300 divided by 100, that is 3. So ito, kung i-convert naman natin, 100 times 1, that is 100 centimeters. Sino mas mahaba sa kanila ngayon? Si 1 meter ba o si 300 centimeter? Sagot, mas mahaba o greater yung longer o mas longer si 300 centimeter. Okay. So, titingnan nyo lagi. I-convert nyo lagi. Okay. How about sa kilometer? Okay, let's say, meron akong 2 kilometer. Tapos, meron lang akong 500 meters. Sino ang mas mahaba? Si 2 kilometer o si 500 meters? So, kukonvert natin, 2 times 1,000, that is 2,000 meters. So, 2,000 meters sa 500 meters, sino mas mahaba? Siyempre, si 2 kilometers. Okay? So, ganun lang kasimple yun. Okay, titingnan nyo lang lagi yung conversion. Okay. Ayan. Another example tayo. Let's say meron akong 3 kilometers. Meron akong 10,000 meters. Sino ang mas mahaba? Si 3 kilometers o si 10,000 meters? Okay, very good. Si 10,000 meters, bakit? Kapag dinivide natin yan, 10,000 meters divided by 1,000, kung ika-cancel out natin yung tatlong zero, 10 divided by 1, that is 10 kilometers. Okay, so mas malaki si 10 kilometers o si 10 meters. Okay, another example, last. Okay, how about meron tayong 5 kilometers tapos meron tayong 5,000 meters. Okay, ano to? Longer ba si 5 kilometers kay 5,000 meters? Shorter ba si 5 kilometers kay 5,000 meters? Or they are the same? Okay, if your answer is the same, that is correct. Bakit? Pag kinonvert natin si 5 kilometers sa 1,000 meters, that is 5 times 1,000, that is 5,000. 5,000 meters. So, equal lang sila. Ayan. Okay,